Parang gusto kong magmura eh. Sinungaling ka, is OJ. Mag-step down kaya ng challenge ko, wala ka na daw credibility. Wala ka ng moral ascendancy sa pwesto mo. Mm. Bakit? Sabi nila. Bakit? Dahil sa anak mo. Nasaan na? Press con mo rin. Ang sabi ng mga tao, baka daw nga may lumitaw na middleman din dyan. Talaga hinahamon na ni ano, no? General Bantag si Secretary, DOJ Secretary Boyang Remulla. At tahasa niya talaga, tinatawag na sinungaling. Ganon siya ka ano na sa kanyang stand. Okay? At hinahamon niya magbitiw na sa pwesto si Secretary Boyang Remulla. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. The three commanders mentioned in the dying declaration plus one more suspect named by a confidential informant were transferred. There, they revealed all. The relevant information is within the hands of the NBI and the PNP. Thus, through the unique concerted efforts of the National Bureau of Investigation and the Philippine National Police, with guidance from the Department of Justice and Department of Interior and Local Government, a thorough and candid investigation was conducted jointly. As a result, the NBI and PNP have filed two murder charges today. The charges are as follows. First, for the murder of Percival Carag Mabasa, better known as Percy Lapid, we have charged Director General Gerald Kitaleg Bantag, DSO Ricardo Soriano Zulueta as principals by inducement. PDLs Denver Batumbacal Mayores, Alvin Cornista Labra, Alvin Micosa Galicia, and Alfie Peña Redonda are likewise charged as principals by indispensable cooperation for the murder of Percy Lapid. Second, ayan mga utol, kaya nilagay ko sa simula yan para malaman ninyo na yung nilabas na joint statement ng DILG, NBI, PNP at ng DOJ na itinuturo si General Bantag at isa pang opisyal pati kasama ang mga commander sa Bilibid na siyang mga sangkot sa nasabing kaso, yung kay Percy Lapid at kay June Villamor. Mga utol, so ang tinuturong mastermind di umano ay si General Bantag. Okay? Pero para naman marinig natin ang side ni General Bantag o kung ano man ang pahayag niya, painggan natin itong interview sa kanya mula sa SNMI, no? SMNI. Okay? Subscribe niyo yung mga utol. General Bantag full interview. Anong masasabi niya doon sa pagsampa sa kanya ng kaso at pagtuturong bilang mastermind ng nasabing kasong ito? Pero uunahan ko na kayo mga utol, ha? Innocent until proven otherwise. Okay? Presumably, inosente pa rin si General Bantag. Game na. Nila hindi daw, pero nakikita naman ng mga tao natin lahat na hindi totoo mga sinasabi niya. So, step down ka. Wala kang credibility na. Wala na siyang moral ascendancy. Mm. Wala siyang moral right sa pwesto as secretary. Mm. Ano bang nangyayari sa anak niya, di ba? I-expose din niya. Teka lang, ang tinutukoy dito ni General Bantag ay si DOJ Secretary Boyang Remulla, ha, mga utol, ha? Ano bang nangyayari sa anak niya, di ba? I-expose din niya. Kasi baka daw, ang sabi ng tao, mayroong middleman din dyan. Mm. At yung pag nakita yung middleman, baka daw mayroon ding mastermind. At sabi ng tao, ha, na baka siya yung mastermind. Baka siya yung mastermind. Siya ang gagamit ng, ano yun, cash ba yan? Kosh? Yung marijuana, yung MJ. Kosh. Dahil alam ng mga kababayan namin dito kung anong ginagawa niya noon. Nung marami pang marijuana dito, nung naglayas yan, si Secretary Boying, ang ginagawa niya, edi magmarijuana dito sa amin, Cordillera. Kaya sabi nila, baka sa kanya nga yung kosh na kaso ngayon nung anak niya. Baka yun, lang daw sabi ng iba taong bayan. Sabi ng taong bayan, ha? Taong bayan na nagtatanong.
Yun, Aki. Magandang tema yan. Ikaw yung nagre-represent sa maraming tao. Sige. Lagi mo silang dadalhin. Okay. Opinion na nila to eh. Oo. Ako na lang ang tatayo para sa taong bayan para marinig nila mismo. Frank. Bago ang lahat, gusto siyempre batiin ang kabuuan ng SMNI. Si Pastor Kibuloy, lalong-lalo na. At siyempre ang mga nanunood at nakikinig sa ating mga taong bayan na pinaka-interesado dito sa mga nangyayari ngayon. Totoo, mga utol, interesado talaga tayo. Rason talaga, kaya ako humarap na naman sa media ay dahil sa mga tao ko, pinagplaplanuhan na namang birahin. Ibig kong sabihin, wala na nga kami sa Bucor. Gusto na naman nilang, ewan ko kung anong gustong gawin na naman sa mga tao ko, kakasuhan lahat. Kasuhan na lahat. Ibig kong sabihin, kasuhan na ako ng lahat. Huwag lang mga tao ko. Dahil, kawawa naman sila, di ba? Eh hindi. Gusto nila, kasuhan lahat para sa kanila huhulihin yung isa. Oh, akin ka. Hindi ko itutuloy yung kaso mo. Pero gawin mo ito, gawin mo ito. Ganun naman ginawa nila sa mga PDL na kinuha nila ng mga NBI kuno. Iba na to ah. Hindi kuno yung NBI. NBI totoo, pero yung mga PDL na witnesses kuno dito sa Persilapid. No po. Kalukuhan eh. Di ba? Ay, nako. Sabi pa, nagtatago daw ako. Kaya ito kinuha, inano ko lang ito as guide ko sa mga maraming katanungan ng taong bayan. Nagtatago daw ako. Hindi naman ako nagtatago. Umiiwas ako. Siyempre, wala na akong security, baril ko, ewan ko kung baka, wala na rin, kinuha siyempre. May personal ako. Iwas ka eh. Nakikita mo nang may kalaban, gusto mo, lumitaw pa. Ano ka, Superman, comics? Kalukuhan, di ba? Kaya itong sinasabi nito sa ano naman. Sige, DJ. Patungkol pa rin, DJ, sa yun nga nangyari, according sa... Oo. Yeah, sinasabi nitong si Secretary Boeing na nung September 9 daw ay galit na galit ako dahil sa pumunta itong si late Percy Lapid sa tinitirhan ko doon na kumukuha ng video. Hindi totoo na galit ako doon. Mayroon akong witnesses. Si Asik Chaklag, yung EA ko na si Philip Miguel, yung nurse namin, tatlo, ang dami kong witness na hindi ako galit na galit. Kaya hindi ako umatin doon dahil pinagpahinga ako ni Asik Chaklag. Nga pala mga utol, na maputol ko lang sandali. Yung the moment na inilabas ng NBI, DILG, DOJ at PNP yung joint statement nila na siyang itinuturo yung mastermind ay si General Bantag, ang daming mga netizen o mga taong bayan ang nagtatanggol dito kay General Bantag. Sa totoo lamang mga utol, syempre tayo, gaya na sinabi ko doon sa nauna kong reaction video at commentary, na tayo naman ay pumupulot lamang o kumukuha lamang ng impormasyon na galing din naman sa kanila. Sa madalit sabi, kung anong ilabas nila, yun lang rin ang ating malalaman. O, sino sila? Yung mga nandyan. Yung mga nag-iimbestiga ng kaso. Okay? Ngayon, ang malalaman natin, kung ano lang ilalabas sila. Kung sino mga taong involved. Pero other than that, yung mas malalim na rason o kung sino pa man ang mga nasa likod nito, ay hindi natin nalalaman dahil nga secluded. No? Nakasarado, tayo'y walang ideya. Dahil nga, ang impormasyong nakukuha natin ay limitado. Pero kung ito ay iimbestigahan ng mas malalim, eh maaari ka makapulot mula sa mga taong nandyan sa paligid na yan na handang magsabi ng pawang katotohanan lamang. Ngayon ang tanong ko, ano nga ba ang totoo? Sino nga ba talaga ang nag-utos ng pagtumba kay Percy Lapid at kay
Villamor. Si Villamor kasi yung magkoconnecta kasi talaga, no? Tapos yung isang si yung isang second middleman na tinatawag na si ano, Crisanto ba? Kung hindi daw nagkakamali, ay bumaliktad. Iba naman yung naging pahayag. Siyempre, tingin ko, ang aking palagay ay sa takot na rin na damon nangyari doon sa kasama niya, eh bigla na lang pumanaw. Siyempre, kung ako nga yun, kahit anong sabihin nila sa akin, wag lang nila akong ano. Diba parang ganon eh. So ano sa palagay niyo mga utol? Kailangan ko yung komento. Pero gaya nga na sabi ko kanina, ang impormasyon natin ay limitado, buhat lamang din sa mga taong ito. Kaya hindi natin nalalaman kung ano talaga ang totoo. Okay, tuloy na natin ito para marinig natin ang side ni General Bantag. Ang sabi niya, Bok, pahinga ka na. Ako na lang ang bahala. So, siya ang humarap doon. At yung pala yun. Hindi ko nakita pa yun. Sinasabi niyang September 9, kalukuhan yun. Sinungaling mismo si SOJ. Sasabihin ko sa taong bayan, totoo rin yung sinasabi niyong sinungaling siya. Bakit? Hindi naman totoo yun eh. Ito ang prueba ko sa sinasabing dahilan ng pagkamatay niya. Opo, prueba pa si ano, no? Kung makukuha niyo ito, ito ay message ko, private message ko kay SOJ Boeing sa smart niya. At nakalagay doon yung video nitong late Percy Lapid na pinorward ko sa kanya. Yan yung sinasabi nilang kinagagalit ko daw kay Percy Lapid. Kaya ko daw pinapatay daw. Pinorward ko sa kanya yan September 7. September 7. Bakit ko pinorward? Ha? Para sana bigyan ako ng payo. Kung magkaroon ako ng legal, pwede akong magsampa ng kaso, ganun. Pero tahimik siya. Wala siyang sagot kung nakukuha nyo. Nakuha nyo? Di ba? Wala siyang sagot. So, wala siyang sagot dyan. Ako po. Pinorward ko yan. Ano yan? I-forward ko kay SOJ para, SOJ, patayin mo yan. Ganun ba yun? Hindi, yun ang pinupunto nila eh. Pinorward itong video para ipapatay itong si Late para si Lapid. Ipapapatay ko siya kay SOJ. Ngayon, magkasabay din na mayroon kaming group sa PNPA Class 96. Pinorward ko rin yan. Kasama si General Sermon niya sa member nun. Mga governors, mga politicians, mga yusek, ng iba't ibang sangay ng gobyerno. At sinabi nila, ito, Bok, ang gagawin mo, procedure, ang daming sinasabing mahabang procedure, ipa-blatter mo yan sa nearest police station. Ang haba. Pero, siyempre, kinonsider ko lahat yung payo nila. Andito rin. Oh, ito. Marami rin payo sa akin ng mga classmate ko. Hirap niyan, mga utol, no? Yung ito, hindi ko to kinukumpirma, ha? Ito is pagpalagay lamang. Pagpalagay nating inosente talaga. O walang inalaman si General Bantag. Tapos sa kanya ibinabato lahat ng batikos o sisi. O siya nga yung tinuturong pagpalagay lamang. Ha? Hindi ko... Okay, malinaw ha. Ang hirap niyan, no? Na parang ikaw yung gusto nilang ipalapa. Na ikaw na yan. Ikaw na yung ano. Ikaw na yung may... may kinalaman. Ikaw na yung mastermind. Pero sino nga ba talaga yung mastermind? Ibig sabihin... mas mabigat pa kay General Bantag yung mastermind na nasabing dalawang kasong ito. At kung sakali man, kung sakali, ha? Hindi ko sinasabing meron, kung sakaling meron nga kinalaman itong si General Bantag, palagay nyo ba ay siya lamang yun? Palagay ko hindi. Palagay ko siya inutusan lamang rin kung sakali.
na siya'y may kinalaman nga sa nasabing pagtumba kay Percy Lapid at sa isa pa kay Jun Villamor. Ang hirap kasi, ang impormasyon natin, syempre limitado. Tayo'y, kaya tayo nagkakaroon ng iba't ibang teorya, syempre tayo'y bumabase doon sa available information na kanilang ibinabahagi. Ngayon, lahat tayo ay nagpe-presume lamang. Assumption, deduction, para magkaroon tayo to come up with conclusion, no? Kaya ako, may mga conclusion din ako. Pero hindi ko sinasabing tumpak ang aking conclusion. Ito'y teorya hanggat hindi mapapatunayan sa matibay na mga ebidensya. Pero hindi imposible. Okay? So alam ko kayo may mga teorya din. Dahil syempre may mga impormasyon namang available. I-deduct mo lang yan, isa-sum up mo lang yan, so magkakaroon ka ng konklusyon. Okay mga utol, anong konklusyon nyo? Alagay nyo ba, may mas mabigat pang tao o may mas malaking tao pa sa likod nito na siyang totoong mastermind o sa inyo ba talaga ay si General Bantag na ang pinaka mastermind o siya ba ay biktima lamang ng politika? Ano sa palagay ninyo? Paki-comment na yan dito mga utol at tuloy na natin to. Kung nakuha nyo na, sige, saka na lang. Basta ito, mayroon dito. Lahat ng evidences ko andito. Ngayon, sapat na yung ano sa akin ng bali tatlong classmate ko sa gusto nilang gawin ko, legal po, ano, pagkaso ko daw. Pero sabi ko, matagal na ano yan. Saka nung i-review ko ng i-review yung video na yon, wala naman palang kwenta. Kasi yung mga nakalagay doon, ay hindi ko naman kotse nga. Yung iba kotse ko, yung view core, general naman ako. Elementary, nagtatrabaho na kaming mga igurot. Wala ba kaming karapatan magkaroon ng pera? Ha? Parang gusto kong magmura eh. Sinungaling ka, SOJ. Mag-step down kaya ng challenge ko. Wala ka na daw credibility. Wala ka ng moral ascendancy sa pwesto mo. Bakit? Sabi nila. Bakit? Dahil sa anak mo. Nasaan na? I-press con mo rin. Ang sabi ng mga tao, baka daw nga may lumitaw na middleman din dyan. Talaga hinahamonan ni General Bantag si Secretary DOJ Secretary Boyang Remulla. At tahasa niya talaga tinatawag na sinungaling. Ganon siya sa kanyang stand. Okay? At hinahamon niya magbitiw na sa pwesto si Secretary Boyang Remulla. Tapos di ba? sa mga kumbaga itong kaso na ito, talagang umiikot na ng umiikot. Hindi ko lang kasi mahanap yung interview o yung pahayag ni President Bongbong Marcos sa nasabing kasong ito. Meron siya, mga utol, meron siya. Na talagang doon ay sinabi niya na binibigay niya na yung buong pag-iimbestigado sa DOJ, DILG. So may mandato na mula sa Pangulo. Pero huwag niyong sabihin na wala siyang pakialam kasi may interview nga sa kanya na sinasabi niya nga doon. Okay, na binigay niya na sa mga departamentong na dapat naman talaga. Anyway, mga utol, na ano lang ako doon sa sinasabi ni General Bantag. No? Hindi ako pwede magsabi ng ano yun, pwede akampi tayo kay General Bantag o kakampi tayo sa DOJ o sa... Kasi hindi natin alam eh. Hindi pa natin nalalaman. Okay? Pero ngayon, sa ngayon, ang lumalabas ay si General Bantag dito yung nakasalang sa mainit. Okay? Sa apoy. Siya yung nakasalang ngayon sa apoy. Yun ang lang alam natin. Pero may alam pa ba tayo bukod dun? Okay? Kaya natin pinapakinggan ngayon si General Bantag para magkaroon tayo ng patas na pagtingin. Okay mga utol, tuloy na natin. Sa kaso ng anak mo at baka mayroon ding mastermind sa anak mo.
At sabi ng taong bayan, baka ikaw daw yung mastermind nagpag-i-import ng marijuana. Mm. Dahil alam ng mga kababayan namin, nung lumayas ka dito, ano ang ginagawa mo? Di ba gumagamit ka ng marijuana? Is OJ, Boeing Remulla. Kaya challenge daw, bumabaka na. Kasi ako rin, target ninyo ng grupo mo, ha? Bucor, para kontrolin nyo yung drug lords doon. Bakit? Dalawang, nasa PD, ano? Witness Protection Program, pangalan? Ako po. Si PDL, Igelberto Durano, saka si PDL Nonilo Arile, pinapaayos mo para i-release. Pero noon ako, makakita lang akong may napaprocess dito sa mga PDL na binubugbog ko, mga tauhan ko. Ikaw, pinaparelease mo. Mm. Step down, wala ka ng credibility. Disgrace ka sa DOJ. Ginagamit mo ang DOJ para sumikat ka, ano, para sa 2025? Kawawa naman ang DOJ, Mr. Secretary. Okay, titigil na natin mga utol. Panoorin na lang yung kung bitin kayo. Palagay ko naman, eto na yung halos ano. Napanood ko na rin naman ito mga utol. So panoorin nyo na lang yung video kasi umahaba tayo kasi napakadami pa rin naman ano. Pero yung buod, ayan na yon, yung kabuuan. Okay mga utol, gusto ko lamang malaman ang inyong komento sa pahayag na ito ni General Bantag patungkol kay DOJ Secretary Boyeng Remulla. O, kailangan ko inyong opinion. Pakilike na rin yung video. Hanggang doon lang muna mga utol. Pangako, tututukan natin ito hanggang sa matapos. Kung matatapos. Okay? Anyway mga utol, muli ako si Target Akilis. Maraming maraming salamat sa SMNI News. At maraming maraming salamat sa inyo sa walasawa niyo pagsuporta. Kay mag-iingat mga utol. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Grabe.